Maganda po po, mapuputay lahat. Brother Eddie Villanueva, Dr. Andrew Luzon, Bishop Jaime Sagire, Dr. Bishop Pio Tika, Bishop Dan Balais, Brother Paul Hernandez, Sir Ramon Rosa, Reverend Doming Rivera, Bishop Leo Alconga, Brother Danilo Navales, Executive Secretary Paquito Ochoa, members of the Cabinet present, fellow workers of government. Siyempre po, ipinaparod natin sa TV Bago Marcelo si Manong Roger Bombarienda. Fellow workers of government, honored guests, ladies and gentlemen. Maganda nga po po. Aminin ko po sa inyo palagi ko, na-influensyan ako nung panunood sa inyo sa programa nyo sa TV nung araw. Kaya pareho tayong mahinahon magsalita. Joel, di ka rin nakikita ng tatay mo pala. Bon na. Noted po, Brother Eddie. Papaalala po natin na meron niya tao sa Biblia, honor thy father. Pero alam ko, kung hindi man siya nagpapakita sa inyo, dutiful son ho talaga. Ayaw niyang sirain na inyo, magandang pangalan talaga hong. Sabi ko nga ho, nung kampanya ho, na isang araw na 21 ho yata engagement namin sa loob ng 24 hours. At saka parang apat na probinsya ho, tinahak namin nung araw na yun. So ang ground campaign manager namin, yung maong si Jesse Robredo. So nung natapos na po yung araw, actually sa susunod na araw na ho natapos, nagsalita ako, minasa isang buso kami. Sabi ko sa kanya, alam mo, Jesse, pati Kalabaw marunong umiyak. Sabi niya, okay, bukas din na ho tayo 24 engagements, 23 na lang. Ganda nga pong pumuli sa inyo lahat. Tinuturuan po tayo. Tinuturuan po tayo ng ating pananampalataya. We are our brother's keeper. At habang isinasabuhin natin ang aral na ito, hindi maiiwasan na subukin ang ating katatagan ng mga dumarating na hamon. Sa ganito pong mga pagkakataon, binabalik-balikan naman natin ang sinabi ng mga tao tulad ni Martin Luther King. And I quote, "Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that." Close quote. Bilang Pangulo, hindi po madali ang ating tungkulin. At ito mga lumipas na araw, mayroon nagtanong sa akin, mga ilan, alam namin mahirap ang trabaho mo, pero gaano ba talaga kahirap? Siguro, isang halimbawa lang po, ng matitinding problema ang ating hinarap ay ang patong-patong ng pagsubok sa bansa noong taong 2013. Inumpisan ng lindol sa Bohol, sinundan ng kaguluhan sa Zamboanga, at pagkatapos po ay nagpaalam ang taon sa pag-agupit ni Yolanda. Kulang na lang po ay ang pagputok ng bulkan. Ni hindi nga po natin ito mabanggit ng mga panahon yun, baka biglang magkatotoo at may pumutok pang bulkan, humabol pa. Pero alam mo nyo, nung parating si Yolanda, sinabi sa atin ng P-Box, may danger ng lahar flows. Sabi ko naman ang koneksyon ng bagyo sa lahar flow. Naipon raw po ng pagputok ng mayon. Amongst others, nag-ipon ng lahar, pag dumagsay ang ulan, pwede hong umagusto at yung lahar flow, may pinsala na naman bago. Sa lahat po ng ito, pinipili po natin maging mahinaon. Huwag magpadala sa emosyon at ituon ang pansin sa kapakanan ng mas nakakarami. Kabilang na ang mga kababayan natin, no? Or sa sentro po na natin gawain ang kababayan natin sa loob at labas ng bansa. Ngunit hindi rin po maiwasan na mayroon pa rin ilan na pinipiling maghasik ng duda at negativismo. Sila ang tawagin na lang po nating KSP. Mga kulang sa pansin, mga kulang sa pag-iisip na maayos, na naghahanap lamang na mali, ngunit wala namang nailalatag na reasonable at alternatibong solusyon. Mayroon din mga kulang sa pagkalinga sa kapwa, na nais lamang magkaroon ng kaguluhan kung saan sila mas makikinabang. Siyempre, ang mga kulang sa pananampalataya. O mga ayaw kilalaning nariyan ang Panginoong handang umalalay at gumabay sa atin upang malampasan ang bawat suliranin. Medyo nagulat po tayo na sinuhulang ko raw kayo para mag-usap tayo. Kami po, at nandiyan po ang public record, handang makipag-usap sa lahat. Pakiusap lang po natin, sana naman po yung pag-uusap ay may patutunguhan. Kung pagdating po, kunyari may kausap tayo sa media, hindi pa natin nakakausap tapos na istorya ang gagawin, ano pa kaya yung silbi na mag-uusap tayo? Pag meron naman sobrang sarado na po ang isip, na kung ano man ang sabihin natin, hinahanap lang kung paano babalik na rin yung lumabas sa bibig natin, ano ho ba ang silbi ng pag-uusap? Basta ho maayos kausap, bukas po ang pintuan natin, lalo na kung daman-daman natin
na talaga naman ang pakay ay kabubuti. Kung hindi man ho ng lahat, ay ng nakakarami. Yun po, nakikita natin sa tauan ni Bishop Eddie at sa punang makasamahan dito sa Christian Coalition. Christian Coalition Movement, no? Amongst others. Alam po nyo, may mga KSP nga po natawag natin. Sila po ang mga nais matinag ang ating pag-asa. Sila po ang may nais samantalihin ang mga isong ating hinaharap upang ibalik ang lumang kalakaran kung saan sila'y nanlalamang sa kapwa. Sila rin ang anumang gawin nating pasya sa bawat kilos ng inyong pamahalaan ay may nakahanda na agad na batikos at kritisismo. At kadalasan po, bago pa tayo may dinisisyon, kumilos o pagkilos, ay nakahanda na ang kritisismo. Marami ho silang alternative, depende sa anong gagawin natin. Sila ang naghihintay lang ng oportunidad na mang-abuso ulit oras na makabalik sa poder. Subalit nga po, sa kabilang banda, meron din naman po tayong mga kasamahan na talagang kaisa natin sa agenda ng mabuting reforma. Makabalikat natin sa hangaring itaguyod ang kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na ng pinaka-nangangailangan. Isang halimbawa na nga po dito si Brother Eddie. Alam niyo naman, nakatunggali po natin siya noong nakarang eleksyon, 2010. Pero imbis na maghinanakit, minabuti niyang tulungan tayo sa pagpapabuti sa kalagayan ng ating mga kababayan. Sa halip na pagtuluksa, sa halip na pagtuliksa lang ang aasikasuhin, tumutuo siya sa kanyang salita, ang paglingkuran ang kapwa at bansa. Kapag may hindi napagkaunawaan, tapat at matinusang nakikipag-ugnayan sa atin upang mailatag ang nararapat na solusyon sa problema. Alam po nyo, meron tayong isang politiko sa kasalukuyan. Noong ako'y unang naupo, ang sabi niya sa akin, tungkulin ng bawat politiko, tulungan ang administrasyong itinatag ng taong bayan, lalo na sa umpisa nito. Matatapos na po yung ating termino sa loob ng 1 taon at 3 buwan, hinihintay ko po yung suporta niyang darating. Pero dahil may pananampalataya tayo sa Diyos, hindi ho nawawala ang pag-asa. Baka naman ho, sa 5th year and 364 days ko, baka dumating na po yung kanyang tulong. Nagpapasalamat din tayo naman sa ating mga kasama ngayon, sa mga pinuno ng iba't ibang Christian group sa pagbubuhos ninyo ng suporta sa ating agenda ng mabuti pamamahala. Talaga naman po nakakapagpalakas ng loob ang pagkakataong ito na nagbubuklod-buklod tayo upang mag-alay ng panalangin para sa ating bayan. Sa ganito pong mga pagkakataon, kumpiyansa ako na kahit mahirap ang ating trabaho, basta naroon kayo at nakikiisa at nagbibigay lakas, madadaig natin ang puwersa na gahangad na ibalik ang dating sistema. Alam ko pong magiging makabuluhan ang ating pagsisikap upang mag-ibabaw ang ating kolektibong hangarin na higit na kaunlaran at kasagarahan. Kapag sinabi po nating pagtak sa tuwid na landas, ito po ay paglihis sa maling landas o ang sistema ng pagpapanatili sa masasamang elemento na walang dinadalang pakinabang sa marami nating kababayan. Ngayon tayo na ang nanunungkulan. Hindi po tayo papayag na manatili sa siklo ng baluktot na pamamahala, na parang paikot-ikot lang tayo sa merry-go-round o naglalaro lang ng musical chairs. Tungkulin ang bawat isa sa atin na itama ang sistema sa lipunan at sa amin po'y binansaga nga namin yung pagtahak sa tuwid na daan. Buo ang loob nating ituloy ang ating laban tungo sa transformasyon ng bansa. Matibay ang pananampalataya ko sa Panginoon at sa kakayahan ng Pilipino. Patuloy akong maninindigan sa tama at katwiran. Narayan nga po ang panibagong pagsubok na hinaharap natin ngayon ukol sa mga nais ibalik ang kaharasan sa Mindanao. May mga panahon mang tila ako na lang ang natitirang tinig, patuloy nating ipinaglalaban ang kapayapaan dahil alam kong ito ang marapat na pagkilala sa sakripiso ng marami na nating mga kababayan, lalo na ang mga nasawi sa mamasapanong. Naniniwala tayo, kapayapaan ang susi sa kaunlaran at ito ang maghahatid ng katarungan para sa bawat Pilipino. Simple lang po ang pangarap ko. Ang ihatid ng bansa sa dihamak na mas magandang kalagayan kumpara sa ating dinatnan. Na kapag ako'y tinawag na ng Diyos at sinabi niyang, pass your papers, finish or not, mababalikan ko ang aking mga nagawa at ating pinagtulungan at masasabi ko ang
gaya ng nakasaad sa 2 Timothy, sana po'y tama, chapter 4, verse 7. And I quote, "I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith." Nananalig po tayo. Sa gabay at pagmamahal ng Panginoon at sa pakikisa ng sambayanan, magtatanggap po tayo sa tuwid na daan. Basta't nasa panig tayo ng katotohanan, basta't iniisip natin ang kapakanan ng ating kapwa, basta inuuna natin ang interes na nakakarami bago ang sarili, hindi na lamang posibilidad ang mangarap, kundi karapatan na kayang tuparin ng bawat Pilipino. Amen. Maganda nga po, maraming salamat po sa inyo lahat.